Welcome back to our YouTube channel. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusuporta dito sa ating channel. So, ayan, kakapahinga ko lang. Hindi, kakapahinga. Kakatapos ko lang na maraming mga gawain. Alam niyo po, talaga excited ako pag nagpo-produce tayo ng mga videos. Especially mga discussion natin dito sa ating YouTube channel. Marami akong discussion dito. Panoorin po ninyo. Ma-encourage po kayo kasi ang pinapangaral natin dito ay victory of the Lord Jesus Christ, victory of the church. Yung mundo natin naayos, nakakanker ng Panginoong Jesucristo, nagkakaroon ng restoration and healing and redemption. Ayan po yung pinapangaral natin dito kasi simple lang, yun po yung biblical. At ayan, dito po sa daily devotion naman natin, it's more on practical. Paano natin may isa sa buhay yung mga nasusulat sa salita ng Diyos. So, ako excited ako kahit na pagod na. Alam niyo po, para alam niyo lang yung background, no? Ngayon po ay alas 12 na. Tingnan na natin. 12:13. So, yun po ang cycle ko, no? Nire-record ko siya ng gabi, madaling araw. Tapos ipopost ko siya ng alas 5 or 4:45 a.m. So, ayun kasi busy rin. Marami po akong ginagawa. Lalo na pag wala yung wife ko. So, yung wife ko, papanoorin niya yung devotion na tumamaya. Pag wala yung wife ko, sobrang hirap kasi mag-alaga ka ng baby, papakain ka, papaligo ka, patulugin mo, tapos tsaka ka lang makakagawa ng ano, ng devotion. Anyway, sama niyo po ako sa prayer, no? Be my partner sa ministry na to kasi marami po tayong naaabot ng salita ng Diyos. So, sama niyo po ako sa panalangin. I need wisdom. Kailangan ko ng guidance ng Banal na Espiritu sa ating mga pagtuturo na ginagawa dito sa channel natin. And since I believe that the world is getting better and better, kailangan talaga nating i-engage kahit yung YouTube, kahit yung Facebook, social media, para may advance yung gospel ng ating Panginoon. So, sama niyo po ako sa prayer. Ito po yung devotion natin. Ngayong umaga, matatagpuan po ito sa Matthew chapter 5, 17 to 20. Pero para po sa mga bago pa lang, ano, please subscribe to our YouTube channel. Type nyo lang po yung subscribe, notification bell, all. At yan, makikita nyo na. You'll get all notifications. So let's go to our devotion po. Matthew chapter 5, verse 17 to 20. Ito po ay patungkol sa Sermon on the Mount pa rin, no? Hanggang chapter 7 po yan. Now, ito po ang particular na talata na ito. Ito ay patungkol ito sa kautusan ng Diyos sa Old Testament na hindi kailanman inabolish ng ating Panginoong Jesucristo. Just remember that. Very important. Kasi marami mga tao sinasabi, pinawalang bisa na yung Old Testament or yung law. Hindi po totoo yon. Kaya ito, linaw-linaw, sabi ni Jesus Christ, "Huwag ninyong akalaing na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan." Ibig sabihin ng kautusan ng Panginoong Jesucristo, sabi nga sa Psalm 119, the law of God is perfect. Talagang walang i-abolish sa law of God. Na, pwede po nating talakayan yan later on. Kung ano yung mga bagay na hindi na natin ginagawa sa panahon natin ngayon. Ano yung mga bagay na ina-apply natin. Pero lahat ng principle po sa kautusan, yan po ay principle ng Diyos at tutulong yan sa atin para maging wise tayo, maging matalinong mga Kristiyano at mas lalo tayong mapalapit sa Panginoong Jesucristo. So sabi ni Jesus Christ, "Huwag ninyong akalaing na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi tuparin." So si Jesus Christ, he came to fulfill them. "Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ang kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpapawalang bisa sa kalitliitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit." Yan, napaganda ng devotion natin. Very powerful. So, yung pinaka-teaching natin, sobrang dami natin pwedeng talakayin dito. Pero yung pinaka-teaching natin, Jesus
practiced what he preached. So kung ano yung pinapangaral ng Panginoong Hesukristo, yun yung kanyang isinasabuhay. Pinapangaral ng Panginoong Hesukristo yung kautosan ng Diyos at kung paano ito natupad sa kanyang katauhan, yun po yung isinasabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At yun din po, very simple application lang. Practice what you teach. Kung ano po yung ating itinuturo, we make sure na yun yung ating isinasabuhay. Now, halimbawa, maraming mga magulang, makikita mo, sinasabi nila sa kanilang mga anak, anak, huwag kang maninigarilyo ah. Pero yung tatay, yung nagsasabi mismo, nanginigarilyo. Yung maraming mga magulang, ayaw nilang yung anak nila mag-drugs, pinagbabawal na gamot, ayaw nilang matulad sa kanila, pero sila nagda-drugs, no? So, yun yung mga halimbawa na nagtuturo pero hindi pa rin na-practice yung tinuturo. Now, dito po sa verse 19, yung bandang gitna, sabi dito, whoever practices and teaches these commands, yung mga kautosan ng Diyos, kung sino daw yung nagpa-practice, nagsasagawa, at nagtuturo ng mga kautosan na yon, will be called great in the kingdom of heaven. So sila yung mga dakila or mga pinagpala sa kaharian ng langit. Pero sabi naman dito, kaya't sino mang magpapawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito, ang tinutukoy po ni Jesus Christ dito, yung Bible na gamit niya, yung Old Testament. So kung sino mang magpapawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Nakikita niyo po? So yung Old Testament po, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, hanggang sa mga prophets, hanggang sa katapos-tapusan ng Old Testament, lahat po ng iyon, hindi natin pwedeng sabihin na napawalang bisa na dahil dumating si Jesus. Hindi po ganun yon. Jesus Christ came to fulfill them. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala ng bisa. So, yun po yung ano natin, no? Yung pinaka-application. Dahil si Jesus Christ, he practiced what he preached. Ganun rin po tayo, we practice what we teach. Okay? Now, tinan niyo po yung isang example dito ng Jesus Christ. Sabi niya, for I tell you, that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Tagalog po, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautosan at mga pareseyo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So ano sinasabi ni Jesus Christ dito? Yung mga Pharisees po kasi, tsaka teachers of the law, pag tinignan nyo yung background ng New Testament, yung meron akong post nun yung ano yung background ng New Testament. Isa sa mga problema sa mga Pharisees, tsaka teachers of the law, mga tagapagturo ng kautosan, magaling silang magturo. Ang problema, hindi nila ginagawa yon, hindi nila sinasagawa. So, yung mga tinuturo ng mga Pariseo, mga teachers of the law patungkol sa kautosan, tama naman. Ang problema, hindi nila sinasagawa. Kaya ang tawag sa kanila ni Jesus Christ, mga hipokrito. Hypocrites. Tingnan po natin sa Matthew 23:1-3. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga nakikinig sa kanya at sa kanyang mga disipulo. Ito po sabi niya, condemning para sa mga Pariseo. Sabi niya, the teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. So you must be careful to do everything they tell you. Sabi ni Jesus Christ sa mga nakikinig sa kanya, sa mga disipulo niya, kung ano yung tinuturo ng mga Pariseo, mga teachers of the law, sundin ninyo, be careful to do everything they tell you. Pero, sabi niya, but do not do what they do. Huwag niyong tularan yung ginagawa nila. Tularan ninyo kung ano yung tinuturo nila kasi yung tinuturo nila tama, okay. Ang problema yung ginagawa nila, huwag nyo tularan yung kanilang mga ginagawa. For they do not practice what they preach. Hindi nila ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. At alam niyo po dito sa Matthew 23,
Ito po ay listahan ng mga kasalanan ng mga religious leaders sa panahon ng Panginoon Jesucristo. Yung Matthew 24, yan ay judgment ng Diyos para sa kanila. Kaya very panoorin niyo yung mga videos natin sa YouTube natin, no. Matthew 24, nandiyan yung Great Tribulation. Yung Great Tribulation, yun yung punishment ng Diyos doon sa mga religious leaders of the time sa panahon ng Panginoon Jesucristo. Kaya yung Great Tribulation, hindi po yan future. Yan po ay nakaraan na, nangyari na sa panahon nila. And ito yung isa sa mga kasalanan nila, no? They do not practice what they preach. Merong judgment para sa kanila. Now, it is very important that we practice what we preach. We practice what we know. Kaya dito sa ating mga devotion po, no, lagi tayong may teaching, ang hindi nawawala, application. Kasi hindi pwedeng teaching lang, hindi pwedeng head knowledge eh. Dapat niya-apply mo talaga, na isa sa buhay mo talaga, may application. Lagi tayong may doctrine. May lagi tayong may application sa life. Diba? Makikita nyo dito sa mga devotions natin, doctrine, life, teaching, application. So, kapag meron po tayong, lalo na sa mga mature na sa pananampalataya, no? Pag meron tayong tinuturo, we make sure na nauna nating isinagawa sa buhay. Pre-practice muna natin. Sinusunod natin. Kaya pag tinuro natin, very powerful. Kasi na-experience natin yung kautosan eh. Na-experience natin yung mga sinabi ng Panginoon Jesucristo. Nasunod natin. Kaya pag tinuro natin, may power. So, we need to practice what we teach. Tinan nyo, hindi siya baligtad ah. Hindi siya teach what you practice. Or teach first before you practice. Laging nauuna yung practice what you teach. Practice what you preach. Kaya po, sa atin po na nagkasama natin sa mga devotions natin, no? Pag nagbabasa tayo ng Bible, unang-una nating ginagawa, hinahanap natin ano ba yung katuruan nito. Ano yung tinuturo ng Biblia? Pangalawa, paano natin masunod yung sinasabi ng Biblia? Kaya sa discussion natin, is there something you teach that you don't practice? So, mag-reflect po tayo. Analyze natin yung ating mga puso, ating mga isipan. Meron ba tayong itinuturo, sinasabi sa iba, na hindi natin isinasabuhay? May sinasabi ba tayo sa ating magulang, kaibigan, kapatid, anak, na patuloy nating, lagi nating pinapangaral sa kanila, pero hindi naman natin sinasagawa? So, it's something to think about at something to repent kung meron man tayong dapat talikuran. So, ang panalangin po natin ngayon ay magkaroon tayo ng consistent Christian life. We watch our life and doctrine closely. Tinitingnan natin doktrina natin tsaka yung buhay natin kung tugma ba sila. So, yan po ang ipanalangin natin. So, let's pray. Minsan kasi hindi ako nagpe-pray dito sa ating daily devotion. Pero ngayon, ipanalangin po natin. Sama-sama tayong dumulog sa ating Panginoon na magkaroon tayo ng consistent Christian life. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos na dakila sa lahat, kami po ay lumalapit po sa inyo, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nasabi, aming naisip, aming nagawa na laban po sa inyo. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, nagpapalinis sa inyong harapan. Panginoon, kung kami po man ay may mga ginagawa sa buhay namin na hindi po kalugod-lugod sa inyo, right now, Lord God, tinatalikuran po namin iyon. Dalangin po namin, Lord God, na maging consistent po kami sa aming mga sinasabi, maging consistent kami sa aming mga tinuturo, at kung ano yung sinasabi namin sa kapwa namin, yun po yung isinasagawa namin. Tulungan niyo po kami na huwag maging mga ipokrito na malinis sa panlabas pero marumi sa panloob. Huwag tulungan niyo po kami na huwag maging ipokrito na ang ganda ng sinasabi pero yung buhay ay pangit. Dalangin po namin, Lord God, maging consistent po kami sa tulong ng Santong Espiritu at sa pamamagitan ng inyong mayamang biyaya sa amin. Ito po ang aming dalangin na may pananampalataya sa inyo sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Dito po sa ating comment section, what have you learned and how can you apply it in your life? Favorite question ko po ito. What have you learned? Anong natutunan mo? At paano mo ito maisa sa buhay? So let me know. Let us know in the comment section. At magkita-kita po tayo sa mga susunod natin mga videos. At kung kayo po ay napagpala ng mensaheng ito, na itong devotion natin,
help us to keep this daily devotion alive. So, meron po sa description below kung kayo nililid ni Lord para supportahan yung channel natin. And kung nililid lang kayo, because I don't want to receive support na hindi galing sa Diyos. I want it to be, sure ako na galing talaga sa Panginoon. So, pwede niyo po ang ipanalangin. Pwede rin pong supportahan yung channel natin para patuloy nating ma-improve. Sige po, salamat po sa bawat isa sa inyo. God bless you po. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sumayin nyo ang kanyang kapayapaan. Ay yung victory ng Panginoon ay sumayin nyo ngayong araw at kayo ay maging matagumpay ngayong araw sa tulong ng Panginoon. See you po tomorrow.